paano nga ba mag-move on? Hanggang kailan kaya ito itatagal? Kailan ko kaya masasabi sa sarili ko na wala na talaga siya at kailangan ko na maghanap ng iba? Good day sa inyong lahat! Ako na naman po ito ulit, si Apolonia, na maraming nakikita sa kaligitan. Napapansin ko po, sa panahon ngayon, marami ng tao sa paligid ko na nahihirapan sa salitang move on. Madami silang tanong sa puso at isip nila. Hanggang kailan pa ito aabot? Taon ba? Kailan ko kaya siya makakalimutan ng totally talaga? Well, dahil doon, napag-isip-isip ko na gusto kong i-share sa inyo ang aking nalalaman. The coping mechanism or the coping with the loss of someone or the grieving of the loss of someone under Kubler-Ross theory, which is the DABDA. Okay? Sa mga familiar po sa ganong theory, kaway-kaway! Meron po itong 5 stages na minsan napagdaanan mo na. Kung makakarelate ka. Or should I say na ngayon mo lang madidinig kaya pagdadaanan mo pa lang if ever naman nag-move on ka. Ngayon. Okay? Ika nga nila, mas mabuti nang may alam kaysa nga ma, di ba? Disclaimer po ulit, hindi po akin ang ideya ito. Under po ito kay Kübler-Ross na theory na coping with the loss. Okay? Makinig mabuti. Ang first stage sa DABDA ay tinatawag na denial. Oo, nadinig mo ng tama. Denial. In short, hindi mo patanggap na wala na siya. Hindi mo patanggap na break na kayong dalawa. Hindi mo patanggap na ayaw niya na sa'yo. Oo, dito yung stage na nasasyak ka talaga kasi iniwanan ka niya na. Dito yung nag-iisip ka na temporary lang to. Hindi to tatagal. Hindi to siya yung makakatiis sa akin. Ito yung mga linyadang binibitawan ko dito eh. Babalik ka na at babalik ka na ko nun kasi mahal ako. Need niya lang ang space. In short, dito yung inaakala mong cool off lang kayong dalawa. Pero, in short, denial ka lang talaga. Hanggang kailan? Tignan natin. Stage 2 ng DABDA. Yung tinatawag na dahil umaasa ka pa rin na babalikan ka niya. Dahil mahal ka niya, diba? Sabi mo yun. Yun yung tinatanong mo sa isip mo. Kaya, nagalit ka. Ang A sa DABDA ay anger. Galit ka na sa kanya. Ito yung mga times na galit ka sa kanya, yung lahat na masasakit na sa salita, na masamang tao siya, gago, tarantado, lahat na nun binibitawan mo sa kanya. Kasi nga, galit na galit ka. Kasi for long time, na umaasa kang babalik siya, kasi call off lang, yung iniisip mong sitwasyon nyo na dalawa, is wala na. Hindi kanya binalikan at all. Hindi nagpa-text, hindi matawag, ni na to, wala. Wala ka na dinig tungkol sa kanya. Kaya ang galit mo hanggang tok-tok na ng bundok. In short, dito yung stage na puputok yung batok mo. Dito yung stage na uinom ka kasama yung barkada mo kasi galit ka. Dito yung lugmok ka pero carry pa. Dito yung mga linyadang ginagamit mo. Pare-pareha silang lalaki sa mundo. Lahat sila manloloko. Ito pa. Siya lang ang pinakagagong lalaki na nakilala ko sa balat ng lupa. Hanggang kailan ang stage na to? Tignan natin. Stage 3 ng dapat. Diba nga sa nakaraang stage, nasabi ko na sobrang galit ka. Kaya sa stage na to, hindi ka na po masyadong galit. Yung galit mo na convert into awa sa self mo. Nag-iisip ka na if siguro kung baguhin ko yung ganito ko, baguhin ko yung ganyan ko, hindi na ako masyadong magsushort kapag kasama yung barkada mo, matututo na akong magluto, matututo na akong magplansya, maglaba. Ako na ang bahala sa gawaing bahay. Lahat yung gagawin ko, bumalik ka lamang. In short, antem, this is bargaining stage. Oo, nagbabargain ka ng sarili mo para balikan ka ng taong yon. Ewan ko nga ba sa'yo, bakit gusto mong balikan ka pa nun? Anyways, balik tayo sa stage. Ito yon. Ito yung gagawin mo yung lahat ng bagay, bumalik lang siya. Yun na yung linya. Okay? Hanggang kailan ito, antem, hindi ko rin alam. Tignan natin. Stage 4. Diba nga? Sinabi ko, sa nakaraang stage, ito yung binabargain mo yung self mo in exchange na babalikan ka niya. Ginawa mo na yung lahat ng bagay na gusto niya dati, pero wala pa rin, hindi ka pa rin niya binalikan. Kaya sa stage na to, ikaw ay magiging depressed. Oo. Dito yung stage na nag-iisip ka na
kung ano ang gusto mong gawin sa sarili mo na masama, di ba? Pero hindi ko naman ini-initiate na yun talaga. Pero dito yung stage na yun, kaya ito yung stage na yun, pinaka-delikado at critical sa lahat ng stage. Dito yung tipong gusto mong mag-isa ka lang sa kwarto, gusto mong mag-isa, ayaw mong kumausap ni isa sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, or ayaw mong makakita ng ibang tao. Gusto mong mag-isa, lugmok ka, down, na down, na down. Kumpara sa pinaka-building, isang building na yun, hindi ka lang sa ground floor, sa basement ka pa. Oo, tama, lugmok na lugmok ka. Dito yung pinaka-inapakapakan ka na stage. Dito yung lahat na ikaw ang may kasalanan. Iniisip mo kasi nga depressed na depressed ka. Ayaw mo makipag-usap. Sa nanay, sa tatay, ayaw mo rin kumain. Ayaw mo din matulog. Wala, wala ka ng buhay. So yung mga tao sa paligid mo, magtataka, bakit? Dito yun. Kaya dito yung pinaka-critical, gusto kong iwasan mo. Na dapat ma-overcome mo kasi nga normal lang yun eh. Normal lang na masaktan ang isang tao kasi nga tunay siyang nagmamahal. Pag hindi nga tunay yung pagmamahal mo at hindi ka nasaktan, aba anten, naglalaro ka lang. Ang tanong is, ano ang mga linyada dito? Wala na ang kwentang ang buhay ko kasi nga wala na siya sa buhay ko. Hanggang kailan ito? Tignan natin. Fifth stage. Diba nga, sa nakaraang stage, sinabi ko na nalugmok na lugmok ka. So, napansin ng parents mo yun, napansin ng circle of friends mo yun. So, mag-i-initiate silang kausapin ka, mag-reach out sila sa'yo, o open nila yung windows and doors and eyes and souls mo para ma-realize mo na life must go on. So, dito yung stage na tinatawag na acceptance, which is dapat ma-met mo. Okay? Dito yung dapat nasasabi mo na sa sarili mo na tanggap ko na nawala siya. Dito yung mga linyadang hindi siya ang para sa akin. Ito yung wala pa talaga ang taong para sa akin, kaya napagdaanan ko yung maling tao. Oo, dapat na-realize mo na tapatuloy ang buhay kahit wala na siya. Hindi lang siya ang buhay mo. May buhay kang para sa'yo. Na dapat ipagpatuloy, yan ang gusto ma-realize ng mga tao sa paligid mo. Okay? Dapat mo ma-realize na life must go on. Ito yun. Ito yung stage na dapat i-goal met mo. Okay? Hanggang kailan ito? Tignan natin. So, yun po ang 5 stages ni Kubler-Ross according to coping with someone you lost. Yes. Ginawa ko po ang video na ito para maging informative sa mga taong nagmo-move on. Saan stage ka na nga ba ngayon? Nasa depression ka ba? Huwag kang mag-alala. Ma-overcome mo din yan. Malapit ka na sa acceptance. And if ever nasa acceptance ka na, you must party, girl. Andun ka na sa stage na wala na talaga siya. Tanggap na tanggap mo na sa sarili mo na. You're free and ready to love again. Bakit ko nga ba tinatanong kung hanggang kailan? At sinasagot ko rin naman ng tignan natin. Kasi nga, di ba nga, sabi nila, pag may nawala, may darating na bagong magmamahal sa iyo ulit. At sasaktan na tiiwan ka ulit. But still, life must go on. Kailangan mo ipagpatuloy. Kailangan mo magmahal at masaktan para mapunta sa tamang tao. So, pagpatuloy mo lang, girl. Magmahal at masaktan. May patutunguhan yan. So, that's it for today. I hope, guys, na may nakuha kayong something sa pinagsasabi ko. I hope kung saan ka mang stage ngayon, iwala lang, ma-overcome mo yan. Okay, have a nice day!